Hi guys, welcome sa ating cooking episode for today. So ngayon, ang ating pong lulutuin ay tinawag kong bulalo caldereta. Usually, pag sinabi nating bulalo, yun yung part ng meat na ginagawa nating sabaw. But for today, gagawin natin siyang caldereta. Tignan natin kung ano yung magiging outcome niya. So, madali lang po ito. Ito po yung mga ingredients natin gagamitin. Gagamit tayo for sa paggisa ng garlic, finely chopped. Gagamit din tayo ng onion slice o yung panggisa na hiwa, kamatis. At para sa ating mga extenders, ito po ang ating gagamitin. Gamit tayo ng patatas o whole potato. Huwag na po natin hiwain para pwede siya maging mashed potato. Bell pepper at carrots. Sa huli po, maglalagay tayo ng yung cream peas para mas presentable yung ating bulalo caldereta. So una natin gagawin, prepare muna natin yung bulalo, pre-marinated na siya overnight ng toyo, pepper at saka konting lemon para tumalab na yung timpla niya. So dito gagamit tayo ng 3 pirasong slice ng bulalo o yung bone marrow na may laman. So, prito muna natin siya sa butter. Saglit lang, pag medyo nag-brown ng konti, okay na yung exterior part niya bago natin siya igisa sa ating pressure cooker. So, gagamit tayo dito ng pressure cooker para mabilis na siyang lumambot. Dahil mas masarap kung malambot yung ating bulalo. So dito sa ating pressure cooker, magigisa tayo. Igigisa natin yung bawang, sibuyas, kamatis. Yun muna yung unahin natin. Ayan, habang ginigisa natin yung bawang, sibuyas, and sunod natin yung kamatis. Ayan. Dito sa dish na to, lalagyan ko siya nung taba ng baka. Ito yung taba ng baka na usually makikita to sa shoulder blade. Kasi ito yung malasa na taba. So usually pag sa caldereta, masarap to. So yun din, marinated na yung taba na ginamit ko. Yun yung igigisa nating maigi para mas sumarap yung ating bulalo caldereta. So pag gisang-gisa na yung taba ng baka, medyo luto na yung exterior niya. Pwede na nating ilagay yung Yan, dadagdagan ko pa siya kasi mas masarap siya pagka madami. So yan, pag after natin igisa yan, igisang maigi, sangkot siya na siya, pwede na nating ilagay yung ating mga extenders, yung potato, bell pepper, tsaka carrots. Sangkot siya lang nating maigi para malasang-malasa yung ating kaldereta. Pagkatapos natin siyang isangkot siya, lagyan na natin siya ng timpla. Ang nilagay ko dito ay oyster sauce. Hindi na tayo gagamit ng patis dito kasi marinated na yung ating bulalo.
and yung beef fat. So, lagyan na natin ng ground pepper at saka konting salt. Then, pagkatapos natin igisa lahat ng ingredients, lagyan na lang natin siya ng hot water bago natin siya i-pressure. Ipe-pressure natin siya for 45 minutes para eksakto yung lambot o yung texture ng bulalo na ginamit natin. So, pagkalagay natin ng hot water, tsaka natin ilalagay yung tatlong pirasong bulalo na pinrito natin ng bahagya. Mainit na tubig na nilagay ko para mabilis na siyang pumulo. So yan, lagyan na natin yung tatlong bulalo. Then takpan lang natin siya and let's pressure it for 45 minutes. After 45 minutes, sigurado tayo na malambot na yung ating meat o yung bulalo. So, titimpla na natin siya gamit ang tomato sauce. So, gumamit ako dito ng leftover na tomato sauce. Di naman siya ganun kadami. Yung tama lang. So, yan. Nagsisimmer na siya, no? Tay lang natin maluto yung tomato sauce. Tapos, lagyan lang natin siya ng konting sugar para may manamis-namis yung ating kaldereta. Ayun, green peas pala yung huling ingredients na nilagay natin para maging presentable yung ating kaldereta. Ayan, ready na siya. So, pwede na natin siyang iserve. Mas maganda nga ito kung isa-serve natin kinabukasan dahil mas nanuot na yung timpla niya o mas tumalab na. But since this is for our dinner, so isa-serve ko na siya ngayong gabi. At ang aking for the taste test ay ang aking wife para sa kanyang judgment. So yan, tikman na natin yung ating bulalo kaldereta. Init, init. How's the taste? You know what that is? No. That's horseshoe crab blood. I've never seen anything like it. Actually, nothing. Your body.